Good afternoon, guys. Welcome back to my channel. My name is Tred. At today is Monday. Mag-isa lang akong pumasok. Mag-isa lang akong pinay dito sa ano, sa factory namin. Sobrang hina ng gawa namin kasi sobrang naapektuhan kami nitong pandemic na to, nitong COVID na to. So nakakalungkot lang kasi almost 80 plus kaming mga Pinay dito. Mag-isa lang ako pumasok. Yung iba, sa ibang araw naman, meron papasok ng Monday, Tuesday, hanggang Friday. Pero pa isa-isa, dalawa, ganun. Magkakaiba. So, ako sa isang buwan, is apat na beses lang pumasok. Sa isang linggo, is isang beses lang. Paano na lang yung mga iba na wala pang ipon, kararating lang. Ito, katulad ko, maasa ako na ngayong month na to, the previous month, mga ganun is kalakasan namin. Hindi ganito, ito yung ina-expect kong pagtatapos ng kontrata ko. Nakakalungkot. Sobrang ang laki-laki ng sahod namin last year sa mga ganitong season, pero ngayon bumagsak siya ng almost 60-70% ang binagsak ng sahod namin. Good thing is, kompleto pa rin naman ang sahod namin. 23,800. Binigay pa rin ng company yung minimum namin na sahod. Yun lang yung pinagpapasalamat namin dito sa company namin, na hindi lahat ng company ganun. So, dito sa company namin, allow me to say this. Sobrang thankful ako na napunta ako sa company ito kasi nung unang bugso ng ano ng COVID na to, ng virus na to, ang una ni talaga nilang inalagaan ang kaming mga Pilipino, kaming mga foreign worker. Talagang gusto nila na safe kami. Yung mga Taiwanese daw is may mga ano dito, may mga pamilya kung sakali mang magkasakit sila, may mga mag-aalaga sa kanila. Eh kami daw mga foreign worker, wala daw mag-aalaga sa amin dito. Yung pamilya namin malayo. So, kailangan daw na extra careful kami, extra pag-iingat kami. Kaya sobrang iningatan nila kami. Doon naman ako napabilib sa kanila. Sobrang nagpapasalamat ako sa company na to, sa GPI company na to. Kasi yung puso nila, yung ganung pag-aalala, bihira mo lang makita yun. Bihira mo lang mahanap yun. Ang ginawa nila pag-iingat sa amin is everyday, binibigyan nila kami ng mask. Hindi na namin kailangan bumili. Alcohol. At nag-home quarantine kami. Kahit wala kaming sintomas ng COVID, naka-home quarantine kami. So everyday pag pumapasok kami sa trabaho is kinukuhanan nila kami ng temperature. And then, pagka may sakit ka o kaya mataas yung temperature mo, hindi ka pwedeng pumasok. So, ganun nila kami iningatan. So, sa bahay naman, sa dorm namin is may 1 hour and 30 minutes lang kaming allowed na lumabas para bumili ng pagkain. So, hindi kami pwedeng lumabas, hindi kami pwedeng makipagkita sa ibang tao, sa mga kaibigan, sa mga asawa nila, sa mga boyfriend nila. Hindi kami allowed na makipagkita nga. For, I think, almost 4 months lang hindi kami allowed lumabas. Within the, within house at within the area lang kami. So, yun nga, 1 hour and 30 minutes lang yung binigay nila sa amin na na time para bumili ng pagkain. Other than that, hindi ka na allowed lumabas. So, maraming salamat sa company ko, sa GPI. Sana malagpasan natin to lahat. Sana tulungan tayo ng Diyos para maibalik natin lahat. At sana magkaisa tayo para tuluyan na mawala tong virus na to. So, again, thank you very much, GPI. Thank you very much. Ngayon yung guys, yung canteen namin na supposed to be pag ganitong oras, lunchtime is punong-puno siya ng tao. So, walang katao-tao ngayon. Ba, meron man, kakaunti lang. Hindi pa ako tapos sa ginagawa ko kanina. So, balikan ko lang. Bibigyan ko kayo ng montage sa ginagawa ko. Ito yung ginagawa ko ngayon. Nagdadrive ako ng sasakyan na yan. Ewan ko kung anong tawag dyan. Clifter ba yon?
lang, may deliver pa from Japan. Gagawin ko pagkatapos kong maayos yung ano yung mga deliver, wala na akong gagawin. Ayun yung mga machine na yan, mga Pilipino ang nag-ooperate dyan, mga Pinay. So wala na siya, wala ng tao, wala ng order. Oh no, wala na dahil sa ayan, ang daming mga bakanteng machine kasi wala na, isa-isa na lang yung deliver. Ayan, walang tao yung parking. Sintian na yaran, lay sampan. Ni ay ma? Mintian yo ma? Ah, yo itian tian ha. Ha. Ona mo ha, sintian niyo sampan. Mintian mo may yola na, sintian ay. Te. Yan mga mga kabayan, supposed to be, dapat, ano, mga nag-ooperate dito sa mga machine na yan. Yung mga kasama ko, mga Pilipina, mga Pinay, pero wala, madilim. Wala nang gawa. Hindi nakakapasok yung order namin. Ang order namin is, ano, from Europe at saka US siya. So, ito naman yung parking area. Buksan natin yan. Madilim. May mumu. So, wala na. Meron daw papasok bukas. Konti lang. So, yung computer na yan, yun yung tinginan ng schedule namin araw-araw. Pero close siya kasi ano, walang tao. Walang pumapasok. So, yan. Wala, walang mga tao. Mga leader lang yung ano, yung mga pumasok, mga Taiwanese leader. Mga pumasok na. Tapos ako nag-iisang Pinay. So wala, walang schedule. Walang gawa. Ayan, walang overtime. Na, walang gawa. Bakante lahat yung computer. Mayo ni. Waso kante na. Kan mayo Japan. Mayo Japan, no overtime, no money. So, waiting time, utien, siya pa na. Utay. 10 minutes na lang, uuwi na.
Sisindo to mo. Pusa, puso hayo. Suupan tong. Siya pa na. Tapos na naman. Uwian na. Okay guys, uwian na naman. Tapos na ang ano. Tapos na ang 8 hours natin. Tapos na ang 8 hours natin. Uwian na naman. So, ganun lang ang buhay. So, ang pasok ko is binigyan ako ng pasok Thursday daw. Papasok ako ulit. Bye-bye. Sa Thursday daw ang pasok ko ulit. So, buti naman. Kasi ang alam ko once a week lang. Kerchang, bye-bye. Yan yung aking mahal na company. Ay, nakainit! Ah, nakaka-panibago pumasok ka.